Pamilya, Julio 25, taong 2016, araw ng kauna-unahang State of the Nation Address ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ngayon, inalatag niya ang kanyang mga prioridad at ilalahad ang mapa ng mga pangako magdadala sa atin sa hinaharap. Ako po si Alvin El Chico. Ito ang Pangako ng Pagbabago, State of the Nation Address 2016. Sona. Puspusan ang preparasyon ito na harang linggo para sa sinasabing maikli, ngunit makabuluhang talumpati ng Pangulo. Pinasimplihan rin ang seremonya at maging ang kasuotan ng mga mambabatas at mga panauhin. At may tikma na seguridad, pinalapit ka rin sa batasang pambansa ang mga ralista na kaunang sinasalubong ng demonstrasyon ang State of the Nation Address. Sa pinakahuling survey ng Social Weather Stations, 63% o 6 sa bawat 10 Pilipino ang naniniwalang matutupad ni Pangulong Rodrigo Duterte ang lahat o karamihan sa kanyang mga pangako. Kaya inaabangan naman ang ilalatag na legislative agenda ni Pangulong Duterte. Lalo na sa batasang pambansa, naroon po si Linda Humilla. RJ? Alvin, lean and clean. O sa ating pananalita, walang palamuti, walang abubot, walang dagdag na mga retados. Ang tema ng kauna-unahang tema ni Pangulong Rodrigo Duterte. At mamaya titingnan natin kung paano nila maa-achieve yan. Pero ngayon pa lang, makikita mo, ramdam na ramdam, ang ilang mga pagbabagong ipinagtutupad nila dito sa Sona. Ang naririnig tayong mga helicopter sa likod. Ito na siguro yung, bagamat hindi pa ito si Pangulong Duterte, ito pinapitiyak natin ang kanyang seguridad dahil hinahanda na nga ang kanyang pagdating dito. At mamaya titingnan natin ano kung paano ipatutupad yan dahil inaasahan Alvin na magbibigay pa ng karagdagang detalye ang Pangulo kung paano ipatutupad ang ipinangakong pagbabago na nabuo nung nagdesisyon siyang tumakbong Pangulo at tinanggap naman ng mga Pilipino nung ihalal siya ng may 16 milyong Pilipino at lalo pang sinuportahan ng siyam sa 10 Pilipino nagsabi may tiwala sila sa bagong Pangulo. Nabanggit na ang mga sinasabing pagbabago at para sa mga tulad natin, taon-taon, simula pa nung panahon ni Pangulong Ramos, ano, nandito na sa Sona ng Pangulo at nandito na sa batasang pambansa, ay ramdam na nga ang mga pagbabago mula sa pinasimpleng seremonya, mga kasuotan, pagkain at iba pa. Mataas ang optimism, tulad ng nabanggit mo na sinasabi sa SWS survey, mataas ang optimism o positibong pananaw, pero mataas din ang expectation ng sambayanan habang hinihintay ang kauna-unahang Sona ni Pangulong Duterte. 40 minutes mula ngayon ay maririnig na natin ang isang sinasabing maikli, ngunit madamdamin, historic and patriotic ayon sa Malacanang na tema ng kanyang Sona at yan ngayon. At mamaya-maya ihahatid natin din sa inyo. Alvin? Kung merong institusyon sa Sona, ikaw na yun, Alvin, lahat ng Sona ikaboy, na-cover mo na. Pero ang sinasabi ni Secretary Martin Andanar, magiging makapagpagdamdamin. Ang English na ginamit niya, poignant. At nandiyan na, ang presidential chopper, mukhang nasayari mo na, LJ. Hindi pa naman ito masasabing presidential chopper, Alvin, dahil hindi pa natin sigurado. Makikita natin na baka escort ito, pero pwede rin ang Pangulong Duterte ang nandyan dahil may dalawang modes of coming to batasan ng Pangulo. Kadalasan minsan nagbabaylan, pero minsan dahil masikip na nga sa Commonwealth Avenue, dahil sa mga nagrarally, pwede rin mag-chopper na rin siya. So inaasahang posibleng ito na nga ang Pangulo dahil sinasalubong na siya ng mga ilang mga opisyal. Oo, ang nakatakdang sumalubong sa kanya ay pangungunahan ni General Visaya, ang bagong talagang AFP Chief of Staff, at sasamahan din siya ng dalawang Sergeant at Arms ng Senate of the Philippines at ang Sergeant at Arms ng House of Representatives dahil ito ay joint session. Nandito ang mga senador at andito rin ang mga kongresista.
Mukhang ito na yung Bell 412 helicopter ng Pangulong Duterte, no, dahil naaaninag natin ang sagisan ng Pangulo dito sa bandang bintana ng si Bongo, ng helicopter. Si Secretary Bongo, nakita natin unang lumabas sa LJ. Nakita ko actually yung presidential seal, kaya nasabi ko presidential plane, mukhang hinahawi yung Juan. Any moment siguro, lalabas na ang Pangulong, ayun na, Pangulong Rodrigo Duterte. Okay. Inaabangan din natin kung anong isusot ng Pangulo, dahil kung natatandaan mo, nung kanyang inauguration ay napakasimple lamang, walang burda, walang palamuti ang kanyang show. Pero ngayon, medyo nakabarong pa rin, LJ. Oo, nakabarong pa rin, pero medyo nakikiayon na rin. At nakanarol, nakarol yung sleeve. Oo, nakarol yung sleeve. Tama ka, Alvin. Hindi naman siya nakamaong. So, at least, medyo sumusunod sa ceremony. But yun ang sinasabi natin, ano, may sariling palo ang Pangulo at sinusunod niya yung kanyang style. Sabi niya, yung presidential style ng Pangulo, minsan nakabarong habang nakabaong. But this time, nakasuot naman siya ng itim na formal class habang suot ang kanyang maong na yung direction yung botones, ano ba ang tawag mo doon? Parang button down. Oo, open yung buong harapan. At ngayon, bagamat naka-roll yung sleeve, ngayon ay dumadanas siya sa honor guard. At sa dulo nitong honor guard na ito, ay inaasahan natin sasalubungin na siya ng bagong halal na Senate President, Senator Aquino Pimentel, at Speaker of the House, Speaker Congressman Pantaleon Alvarez ng Davao Oriental. Narito rin ang ilan pang mga opisyal ng Senado na bagong halal lamang kanina umaga. Ang dalawang majority leader, Senator Tito Soto at Congressman Rudy Farina, no? Majority leaders of the Senate and the House of Representatives. Sabi niya, isa sa mga pagbabago na itinatupad nila dito ay pawang mga opisyal na lamang at mga kakaunti na lamang ang pwedeng sumalubong kay Pangulong Duterte dito sa pagpasok niya ng building. Kasi dati, mayroong welcoming committee yung Senate, mayroong welcoming committee ng at medyo magulo dahil dinudumog nila yung Pangulo. Pero ngayon, kukunting grupo na lamang ang naatasang sumalubong sa doon sa schedule, actually, he's a little bit early kasi bati sa schedule mo, 3:30 dapat yan eh. Pero dumating siya 3:25. Just a little bit earlier, pero siguro magsisimula pa rin ang kanyang talumpati mga alas 4. That's right, Alvin, kasi yan naman talaga ang oras na itinakda para sa joint opening session at sa State of the Nation Address. Talaga namang medyo maaga siya dahil meron silang parang pag-uusap. No, ito, nakikita natin, ito ang holding room. Ito ay tanggapan ng Presidential Legislative Liaison Office o yung opisyal ng Malacanang na kinatawan nito para makipag-ugnayan sa Senate and House of Representatives. So, konting tsikahan ang mangyayari dito sa meeting na ito habang hinihintay nila para mag-umpisa yung session ng alas 4. Medyo mahaba-haba ito dahil ayon sa schedule, 3:50 or 3:55 na siya lalabas sa tanggapan niya na maayos sa ating mga nilo, 3:30 pa lang. LJ, may napansin tayo, may video kang pinipid, may bakanteng upuan sa kanyang kanan. Para kanino yan? Wala. Well, ito dapat ang upuan ni Senate President Coco Pimentel. So, kung mapapansin mo, kasi yung nasa left side is Speaker Pantaleon Alvarez. The right side is the Senate President. Right. Siguro nahuli lang, pero siguro nahuli lang at hindi siya nasalubong, pero inaasahan natin na mamaya-maya pa ay darating na rin at sasama sa kanilang rest, no? Rest and meet and greet si Senate President Aquino Pimentel III o Coco Pimentel na nahalal din ngayong umaga sa Senate. Sa ngayon, President Duterte, Speaker Pantaleon Alvarez, House Majority Leader, Rudy Palinias. Ito na, pati na si Senate President Coco Pimentel. Hindi natin alam kung na-late ba talaga nang dating ito. Umihinga si Kaso pa sa laban. Hindi, kasama siya sa sumalubong. Nakita ko sumalubong right siya. Baka may kinausap lang, Alvin. Tama. Nakita rin natin sa late si Ambassador Marciano Paynor na isa rin sa mga veterano ng protocol sa Malacanang at ngayon ay bagong talaga Chief Presidential Protocol.
ng Malacanang. Okay? Sige, mamaya babalikan po natin si LJ dyan sa Batasang Pambansa. Maraming salamat, Linda Rumilla. Ito mga nakantaon, off limits po ang Batasang Road sa mga nagrarally. Pero ngayon, nakalapit ang mga militanteng grupo sa Batasan. Nasa Batasang Road,